Just come on. Water. Saan ka ba galing? Sa client. Ma'am, susunod na lang daw po si Papang mamaya. Ah, sige. Ito na. Sandali. Kare-kare ba yan? Kare na lang. Thank you, Mama. Naku, hindi. Si Camille ang nagluto niya. Marunong ka na magluto ng kare-kare, ate. Nagpaturo ako kay Mama. Wow naman! Andre? Okay ka lang? Yeah. Baka naman alam na ni Kuya kung ano nangyari kanina. Hindi mo ba alam kung ano nangyari kanina? Si Xavier, sinubukang halikan si Jamie. Esakto, pumalag si Jamie, nahuli sila ni Tito Mike. Inaupakan niya tuloy si Xavier. Tapos si Tita Lavinia, sumugod dito, inaway si Tita Marvy, pero buti na lang yung daddy mo. Okay, no. Natawag nga sa akin ni Xavier kanina, pero sabi niya, okay naman na daw, di ba? Eh, ikaw? Okay ka lang? Yeah. Pagod lang siguro. Kain na, kain na. Masarap to, ah. Jasmine is not your baby. I don't want her to be your baby. I want a DNA test. Pa-check ko lang yung draft. Okay ba? You can do better. Okay. Kelvs? Sir. Kayang-kaya. Okay. I think everyone needs to have a break. Tinuruan naman ako ni Camille mag-balance ng work and life. And also dahil Dexie is drawing something that looks like a gown. Oh, sir! Paano po ba magbe-break? I-absent si Adolfo at saka si Miss Gigi. Not complaining, not complaining. Hello? I've sent it to your email. The DNA result. Okay. Jasmine dito. Sabihin mo kay Patricia, miss ko na siya. Siyempre naman, Ninang. Nako, Sir Cedric. Pagpapraktisan lang ni Ate Kamsi ang baby mo. Okay lang yun. And good hands naman si baby Jasmine kay Camila and Andre. Eh, paampon mo na rin si baby sa kanila. Bad joke. Sorry. Hindi na ako sensitive sa issue na yan. Maasa akong magka-baby, pero kung anong ibigay ni God, okay na ako dun. Kahit hindi mo sinasabi, alam ko na may problema ka. Tungkol ba to sa kondisyon ko?
Sabi naman ng doctor... Hindi yun. Tukol sa mood swings ko. Inaamin ko, oo, sumama talaga yung loob ko sa'yo. Pinairal ko yung insecurities ko. Akala ko kasi nawalan ka ng gana sa'kin eh. Kaya naging selfish ako. Sarili ko lang iniisip ko. Tapos, hindi ko na naisip na may pinagdadaanan ka rin at marami kang trabahong ginagawa. At baka natatakot ka na hindi na tayo magka-baby ulit, pero we still have each other. Sana sapat na yun. I am the father of Patricia's daughter. Anak ko si Jasmine. Sabi ni Patricia, si Cedric ang tatay ni Baby Jasmine. Mali yung akala niya. At paano ka nakakasigurado? Kams, nagsimula yung pagdududa ko na anak ko si Jasmine, no? Pag ikaw kumakalan, tumataan agad. Ay, baka malaki yung pakimkim. Seriously though, di ba kahit dala ko si Baby Jasmine sa office, si Ninong Andre lang nakakapagpatahan? True. Oo nga. Naku, kung masyadong iniwan kay Andre si Baby, tingnan mo silang dalawa na nagiging magkamukha. Ask Patricia for a DNA test. Tumating na yung results. Anak ko nga si Jasmine. I'm sorry. Thank you.
I'm 3 months pregnant. I wasn't planning on telling you. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko itong mag-isa, pero I was wrong, Cedric. I need you. Baby natin yan, Patricia. Mananagutan ko kayo. I'm not requiring you to do this. It's not a requirement, Patricia. It's my responsibility. Thanks for being there for my daughter. Don't mention it, sir. Responsibilidad ko po sila ng baby namin. This is what I really want. Someone who would take care of me. Someone who would keep me safe. Give me a home. A family. It's the best decision I've made in a very long time, Patricia. And I'm doing it for our baby. For us. Narealize ko what matters and what I should let go of. And I thank you for that, Patricia. I know this is hard for you. But you deserve to know the truth. Bakit lahat ng tao mahal ko napupunta sa'yo? I'm sorry. So lahat ng to, ikaw, ako, tayo, everything's just an illusion? No, no. Ginamit mo lang ako, Patricia! No, Cedric! Mahal na kita, Patricia, eh. Alam mo ba yun? Ganun din ako. At akala ko talaga, baby natin si Jasmine. Ang sabihin mo, alam mo hindi ka pananagutan ni Andre. Hindi ka niya pipilihan, kaya ako pinasano mo! Ginagawa mo nito. Ha? Mars! Papa, ano ba? Hindi ito madadaan sa galit. Pwede ba? Pakinggan na muna natin si Andre. Hindi madadaan sa galit, ma'am. Ano gusto mong maramdaman ko? Tuwa? Na kahit nawalan ako ng anak, anak naman pala yung asawa ko sa iba. Kams! Camille, Camille, please. Pag-usapan natin ito. Umalis ka na. Kams! Umalis ka na! Ko sa'yo hinihingi na patawarin mo kagad si Andre. Pero sana bigyan mo siya ng pagkakataon para
para kausapin ka. Tapos pakinggan mo siya, intindihin. Pilitin yung maayos ito. Dahil siya ang tunay niyong anak? Alam mong hindi totoo yan. Alam mong pantay ang tingin ko sa inyong dalawa at pareho ko kayong mahal. At lalong-lalo na wala akong kinakampihan. Hindi mo ba nakikita, Ma'am, kung gano'ng kahirap to para sa akin? Diba ako din? Ilang taon din ako naglihim sa papang mo. Na meron akong anak sa iba. Tulad mo, galit na galit din sa akin ang papang mo nung nalaman niya. Pero sa huli, pinakinggan niya ako. Inintindi. Pinatawad. Hindi ito ganun, Ma'am. Siguro. Malaki nga yung pagkakaiba. Kasi ako nagsinungaling. Si Andre, hindi. Bagyo, may warning bago dumating. Ganyan din sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na kapag binaha ka ng problema, hahayaan mo nang malunod ka. Dapat palagi kang handang lumangoy, anak. Kailangan mong harapin ang mga hindi inaasahang pangyayari para gawin itong pagkakataon upang mapabuti ang buhay mo. Dinala ko na lahat ng gamit mo. Baka kasi balikan mo pa. Kamil, pag-usapan natin to. Sugatan mo. Baka kailangan ka ng ina na.